Okay, hello mga lords. Kumusta? Samang kayo nanonood. I think it's 12:15 AM. It's Wednesday morning dito sa Melbourne. So, comment below kung tagasan kayo. And lalagay ko sa yung Facebook profile ko sa description box, so pwede na tayo mag-checkahan. Okay, ang pag-usapan natin ngayon is usapang libro. Kasi ako bookish akong tao eh. I'm a very bookish person. Mahilig ako magbasa. Okay, ito yung apat na libro na kailangan basahin ng mga kalalakihan. Lalo na dyan sa Pilipinas. No? Para magkaroon kayo ng tamang mindset sa butiting sa relationships, sa self-improvement. Kasi bilang kailangan natin kailangan tayo magbasa ng libro bilang lalaki kasi dyan tayo para mag-grind tayo, mag-grind yung ating mindset, yung game natin, mag-grind to para mag-level up yung game natin. Importante yung nag-improve yung insight na habang tumatanda tayo. Hindi yung ganun pa rin. No? Hindi tayo, huwag tayo magpadala sa pakulo ng mainstream media, yung pakulo ng mga post-social media. Magbasa tayo guys, magbasa tayo ng libro. Kasi para rin to sa atin, tsaka sa future, kung magkakaanak tayo, may tayo may tuturo. No? Tsaka yung proper mindset kasi sa mga relasyon. Okay. Unang libro. Dalawa dito may hard copy ako, isa bagong bili ko lang. Dalawa is ebook, saka isa na narinig ko lang sa YouTube. Okay. Unang libro is yung The Game by Neil Strauss. So, matagal na sa akin 'to, since 2019 pa ata, 2018, I don't remember. This is great about Neil Strauss. So, ito yung story niya. Paano siya nag-transform from isang average frustrated chump to a certified pickup artist, no? Hindi naman porket babasa yun ito magiging pickup artist kayo, pero para magkaroon kayo ng tamang insights pagdating sa dynamics ng isang relasyon, dito siya matutunan. And it's a must read para sa lahat ng lalaki, no? Para sa lahat ng lalaki dyan na nanonood. Okay. Yun nga. So, nabili ko to for 320 pesos sa Power Books yun sa Alabang. Dito kasi sa Australia, mahal to dito yun, like $20. At sa Pilipinas, 350 lang ata to. Around 300 to 350 pesos lang. And then, yung isa is, wala akong hard copy nun. It's the libro ni Robert Greene, 48 Laws of Power. No? Napakaganda ng mga insight nun, guys. It's a very interesting book, very controversial. Ang dami nyo matututunan about sa tamang mindset. How to succeed in life, paano yung how to become a paano maging alpha, no? Paano maging red. It's a very red pill book, parang napaka red pill siya. Yung napaka doon ka ma-awaken. Actually pinapakinggan ko pala sa YouTube, hindi ko patapos eh. So doon ko natutunan yung law of absence sa law number 16 sa libro ni Robert Greene, 48 Laws of Power. Pwede niyo rin kunin yung 33 Strategies of War. Yung pwede rin yun, maganda rin yun, no? Yung Seduction, Art of Seduction, yun, pwede rin yun. Basta, ang recommended ko talaga, 48 Laws of Power. It's a must read for every guy in the Philippines. Kasi gusto ko, Pilipino yung mag-improve eh. Mga lalaki sa Pinas mag-improve. And yung isa, this is, ito galing to sa isa sa mga favorite kong dating coach sa Pilipinas na live pinapunin ko ngayon. Smooth Seduction. Smooth Seduction ni Smooth. So, i-download nyo siya sa website ni Smooth, no? Smooth Coaching. Ako kasi, mayroon akong PDF yun sa cellphone ko. Binabasa ko pa rin siya daw. Para siyang Pinoy version ng The Game. Pero, mas detalyado siya. So, English siya Tagalog. Pero, napakasaya niyang basahin. Ang dami yung matutunan. Kung hindi nyo ma-absorb to, pwede rin siya basahin. Yung Smooth Seduction, it's a very important ebook na kailangan lahat ng lalaki may ganun. So shout okay Smooth. Smooth, hello, sana na makapag-bootcamp na pag-uwi ko ng Pinas. Okay, and last but not the least, ito bagong bili ko lang, ito yung Models by Mark Manson. Siya yung nagsulat ng Subtle Art of Not Giving a Fuck. Models Attract Women Through Honesty. This is parang din siyang katulad din siya ng Smooth Seduction tsaka The Game, pero ang dami itong insight na wala sa ibang libro.
insight na wala sa ibang libro about relationships. Ang ganda, sobrang ano niyan. Very, hindi ko siya ma-explain. Ang ganda namang insight. Binubulat ko siya kanina sa train. Napakaganda ng insights niya. Yun talaga yung mindset na tama tinuturo dyan. So, hindi ko pa natapos kasi bagong bili lang. Oh. Yun yung resibo. Hindi lang pa yung price tag. Binili ko sa D-Max. $20. Pero guys, hanapin nyo to sa ano, sa PowerBook, sa Fully Book. Meron yan sa Pinas, no? Sa Tasyonal. Meron yan. Kaya, yun nga. So, kaya tayo mga lalaki, it's important. Importante talaga yung habit of reading. I mean, wala namang masama maglaro ng ML, maglaro ng Axie. Pero guys, give yourself time to read. Kahit mga 15 pages a day, 20 pages a day. Para mag-improve yung mga insights nyo, yung mga perspective nyo, mag-improve. No? Yun nga. So, kung may mga libro kayo yung suggest na pwede kong basahin, comment down below. And that's it for this vlog. And please hit like and subscribe. And hit the notification bell para mas lalo pa akong ganaan gumawa ng video.